ka rin ba sa mga nakaka-receive ng mga text ng mga job offer o na-approve na loan? Kung oo, mag-ingat po sa mga ganyang text dahil posible kang ma-scam. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Imbes na makatulog agad, ang night shift hotel training manager na si Mickey Alonso na iistorbo pa raw siya ng sangkatutak na mga spam text messages sa maghapon. Ang kadalasang laman ng mga text, job offers na may work from home setup sa iba't ibang kumpanya o kaya naman ay loan na naaprubahan na raw kahit hindi naman nag-a-apply ng loan ng isang tao. Ang ikinababahala ni Mickey, paano nakuha ang kanyang cellphone number? Nakaka-bother and in the same way nakakatakot. Kasi po, your phone number is linked to your personal accounts. So, paano? Paano po nila nakukuha? Ang spam. Para sa tech expert na si Abby Olandres, founder and editor-in-chief ng technology website na yugatech.com, this could be a syndicate. And there are many instances din actually na balita rin na mga some of them are foreigners coming in from, you know, from Africa, running the same scam they've been running in other countries. Pwede nga rin daw na nakuha ang mga cellphone numbers sa social media tulad ng Facebook, Twitter, IG at TikTok o nasama ang number sa mga numerong ibinebenta ng ilang empleyadong may client database sa ilang malalaking kumpanya. Linawin lang natin, magkaiba yung spam text sa text scam. Kapag text scam kasi, ito yung mga text messages na sinesend sa inyo na malino na pineperahan kayo. For example, sasabihin, nanay o kapatid mo na nagbago ng number, mapasaload naman or pa-deposit naman ng ganitong amount sa ganitong banko. So, lokohan siya. Pagdating sa spam text, nanloloko din siya. Pero in the guise of, kunwari, iha-hire kayo kagaya nitong na-receive ko. Ako rin kasi nakaka-receive. Nakalagay pa dito, ang early salary daw sa team nila, 9,000 pesos. Ang laki, di ba? Pero ang motibo ng mga spam text, kukuha sila ng mas maraming impormasyon sa'yo, lalo na kapag kinlik mo yung link na yon. At oras na makuha ang mga personal information mo, pwede na raw itong maipasa sa mga hacker para buksan ang iyong email, social media at kahit nga online bank accounts. Kaya payo ng mga tech experts sa mga nakakatanggap ng mga spam text, una, huwag nang basahin o mag-reply pa. Huwag na huwag rin mag-click ng kahit na anong link sa spam text. Dito kasi maaari ka nang mahinga ng personal information o di kayo makadownload ng Trojan Horse virus na kayang kumopya ng mga impormasyon sa lahat ng iyong phone applications. Mainam din na magkaroon ng pangalawang numero na sa mga fini-fill up ang forms. Maaari ring diretsyong i-block ang nag-send ng spam text. Si Senator Grace Poe naman, SIM card registration bill ang naisip na solusyon para labanan ang mga spam text at text scams. Anya, dapat ay paigtingin ng gobyerno ang pagsupil sa mga scammer. Git ni Poe, hindi matatawaran ang layunin ng SIM card registration bill kaya umaasa siyang mapapasa ito sa bagong kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, May Ann Los Baños, News 5.